Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tayo na tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang mahina at marupok, kaya't naman di may iwasan tayo ay nakagawa ng mga bagay na di kanais-nais, pagkakasala at paglihis mula sa matuwid na patnubay ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, narapat sa atin na balikan, panghawakan ang Quran, ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga payo na mga mabubuting mga tao na una sa atin. Kabilang narito ang mga sahaba na way kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil diyan, gusto kong ipahayag sa inyo at ibahagi sa inyo ang mga iilang mga payo ni Umar bin Al-Khattab. At naway ito ay maisabuhay natin at maitaguyod natin sa ating pamumuhay, dahil tunay na napahaganda ng mga salita at mga salawikain na binitiwan ni Umar bin Al-Khattab, na tiyak naman na kapag ginawa mo ito ay patnubay ang mapapasayo. Isa sa mga payo ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, at ang payo na ito ay para sa akin, sa aking sarili at gayon din sa ating lahat. Babasahin ko ang kanyang mga binitiwang salita at talaga namang ito ay nanggagaling sa isang tao na punong-puno ng takwa. Sinabi ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo kwentahin sa araw ng paghuhukom. Narapat lamang bilang mga Muslim at bilang mga tao na muhay dito sa daigdig, bago tayo haharap para sa pagkukwenta ng ating mga gawain sa araw ng muling pagkabuhay, narapat na kwentahin natin ang ating mga gawain dito sa daigdig pa lamang. Upang sa ganun, kapag kinuwenta mo ang mga bagay-bagay, maging ang salapi, kapag kinuwenta mo, ay mapaghahandaan mo ito kung sakaling mayroong mangkulang at mayroong bagay na rapat na ito ay puno-punuan. Lalo-lalo na sa ating gawain, mga kapatid. Kaya't naman, kwentahin muna natin ang ating mga gawain bago tayo bawian ng buhay para sa pagkukwenta, sa malaking pagkukwenta sa araw ng paghuhukom. At pagkatapos, sinabi niya, Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ibig sabihin, timbangin ninyo ang inyong mga sarili dito sa daigdig, ang inyong mga gawain, bago pa kayo titimbangin sa muling pagkabuhay sa araw ng paghuhukom. Kasi mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi natin alam kung ang ating mga gawain ay mabigat na o kaya'y magaan na. Kaya't naman, para maalam natin, para malaman natin kung mabigat na ang ating mga gawain, kung matimbang na yung mga gawain natin, kinakailangan ng pagtitimbang. Dahil kapag wala tayong pagtitimbang dito sa araw na dito sa daigdig, at doon pa lamang aasahan natin yung pagtitimbang sa kabilang buhay, hindi natin alam kung ang ating mga nagawang kabutihan ba dito sa daigdig ay tama o tinatanggap o katanggap-tanggap. Kaya't naman, narapat na dito pa lamang sa daigdig ay timbangin na natin yung ating mga gawain. Evaluate yung ating mga gawain, mga kapatid, kung tayo ba ay nakagawa ng kabutihan sa araw na ito o kung wala tayong nagawang kabutihan sa araw na ito. Fa'innahu ahwanu alaykum gadan in tuhasabu anfusakumul yawm tuzayyinu lil aradil akbar. Sinabi niya, sa kadahilanan, sa sinumang tinimbang niya at sa sinumang kinuwenta niya ang kanyang sarili dito pa lamang sa daigdig, sa araw ng paghuhukom, pagdating ng araw ng paghuhukom,
ay magiging magaan at hindi magiging mabigat ang pagtitimbang sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magiging madali. Magiging madali ang pagtitimbang sa Kanya at pagkukwenta. Sa kadahilanan ay nalaman niya ngayon kung ano yung mga dapat na i-adjust. Kapag halimbawa ang isang tao ay tinitimbang niya at ini-evaluate niya ang kanyang sarili at ang kanyang gawain dito sa daigdig, malalaman niya kung ano yung mga dapat na punuan, ano yung mga dapat na ituwid, ano yung mga bagay na kinakailangan i-adjust upang sa ganun ay magiging kaaya-aya at magiging katanggap-tanggap. So sa kabilang buhay ay magiging madali para sa kanyang pagtitimbang. Magiging madali sa kadahilanan ay halos ang kanyang gawain ay pasado. Halos ang kanyang mga ginagawa ay mabubuti, mga kapatid. Kaya't naman ay nararapat para sa atin na magbulay-bulay at magmuni-muni sa anumang nagawa natin sa bawat araw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sinabi niya, "Tuzayyinu lil ardil akbar." Ibig sabihin ay magpalamutihan ninyo, ika nga. Magpalamuti kayo. Palamutihan ninyo ang inyong mga sarili para sa the greater day, para sa tinatawag na dakilang paghahayag at dakilang paglalantad at pagtatanghal. The greater display, subhanallah. So kinakailangan palamutihan natin ang ating sarili. Anong ipapalamuti natin, mga kapatid? Ito ay walang iba kundi ang mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong bagay na gawain, pananalita, na ito ay kalugud-lugud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ay ang itatanghal sa iyo sa araw ng paghuhukom ay walang iba kundi ang iyong mabuting gawain. Nakakahiya sa araw ng paghuhukom na ang itatanghal mula sa iyo ay walang iba kundi ang masasama mong gawain, ang mga pagsuway mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakahiya sa kadahilanan ito ay masasaksihan ng lahat ng tao mula sa si pinakaunang tao. Wala sino mang pinakaunang tao sa na umiira sa daigdig na walang iba kundi si Adam alayhi salam, si Adam alayhi salam at ang kanyang mga offspring, mga kapatid, hanggang sa pinakahuling tao ang makakasaksi sa pagdatanghal na yaon. Kaya't naraman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, narapat maging wise tayo bilang Muslim. Narapat para sa atin at tiyakin natin na ang itatanghal sa pinakamalaking pagdatanghal sa araw ng paghukom ay walang iba kundi ang ating mamubuting gawain. Batay dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinipin ni Umar bin Khattab, "Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Sa araw ng paghuhukom na kung saan ay ilalahad at itatanghal, ihahayag, ipapakita at ihaharap sa araw ng paghuhukom, sa paglilitis at walang anumang sekretong hindi mabubunyag. So lahat ng sikreto, at ang sikreto, mga kapatid, pinakasikreto ng tao, kung ano man yung nasa kaloob-looban ng kanyang puso. Maliit na puso, subhanallah, pero ang laman ito ay napakalaki. Kaya't naman, mga kapatid, siguraduhin na ang laman ng ating maliit na puso, tiny heart, ay kinakailangan. Ito ay mabuti. Ito ay malaking kabutihan upang sa ganun ay magiging proud ka at ipagmamalaki mo yon na maitatanghal sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. At bilang karugtong sa payo ni Umar bin Khattab, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay sinabi niya kay Al-Ahnaf bin Qais radiyallahu anhu. Sabi niya, "Ya Ahnaf, o Ahnaf," sabi niya, "man kathura dhahikuhu qallat haybatuhu." O Ahnaf, sabi niya, sa sino mang pinarami niya ang kanyang paghalakhak at pagtawa, sabi niya, ay bababa ang kanyang dangal. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mga tao na mahilig tumawa, lalo pat walang kadahilanan at walang kwenta at walang katuturan, tunay na bababa ang kanilang tinatawag na kanilang dangal, ika nga. Bababa yung kanilang karangalan, yung kanilang dangal. Bababa, mga kapatid. Okay. "Waman kathura mizahuhu istukhifa bihi." At ang sino mang pinarami niya yung pagbibiro, nagiging excessively
o di naman kaya ay indecently, nagiging malaswa yung kanyang tinatawag na pagpapatawa, immoral yung kanyang pagpapatawa, nagpapatawa sa walang kwentang bagay, maging yung mga, yung tao nagiging object na ng kanyang pagpapatawa, para lamang tumawa yung mga tao na kung saan tunay na ito ay pinagbawal sa batas ng Sharia, batay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailul lil ladina yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihin nas wailun la thumma wailun lah. Ibig sabihin, mga kapatid, ay kasawian sa mga taong nagsasalita at nagpapahayag at nagsinungaling para tumawa yung mga tao sa kanya, kapighatian sa kanya at kapighatian sa kanya. Yan ay bagay na ipinagbabawal sa batas Sharia, yung pagpapatawa. Una, yung kasinungalingan na pagpapatawa, walang kwentang pagpapatawa, immoral na pagpapatawa, indecent, malaswang pagpapatawa. Kahit ang sino mang pinarami niya ang pagpapatawa indecently and excessively, ay siya yung tao na basta-basta. So yung tao na basta-basta, at hindi siya hindi basta-basta, kundi siya ay basta-bastang tao. Easy to give. Okay? A person who will be taken lightly. Basta-basta siya. Madali, mga kapatid. Madali siyang utu-utuhin, ika nga. Sapagkat siya ay nawawala at nalilesen ang kanyang dignidad. Hindi siya seryoso sa buhay. Sa kadahilanan siya ay namuhay ng pagpapatawa. Kaya't naman ay yung magiging proud sa kanya at matutuwa sa kanya yung kapwa niya mismo, na walang dangal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Whoever does something frequently, okay, sabi niya, waman akthara min shay'in urifa bihi. Sino man ang ginawa niya, ang nang madalas ang bagay, o anumang bagay, sapagkat sinabi dito na something, anumang bagay na palagi niyang ginagawa, at malagi niya at madalas niyang ginagawa, will become known by that thing. Siya ay magkikilala sa bagay na ito. Halimbawa, kapag ang isang tao ay laging nagsisinungaling, palagi at madalas nagsisinungaling, ay makikilala siya bilang isang sinungaling. Kapag ang isang tao, madalas na siya ay nagbibiro, kahit pa sa wala sa lugar, siya ay makikilala bilang isang tanataw na palabiro na wala sa lugar. Kapag ang isang tao ay lagi siyang seryoso, ika nga, makikilala siya bilang isang seryosong tao. Kapag siya ay isang tao na laging ginagawa niya ay mamimigay siya ng pera o kaya tumutulong sa kapwa o kaya nagbibigay ng sadaka, makikilala siya sa bagay na ito na siya ay isang mapagkawang gawa. Whether ito ban ay ma-bad or di naman kay good, mabuti man o masama, kapag madalas niyang ginagawa, makikilala siya sa bagay na ito dahil ito yung kanyang madalas na ginagawa. Kapag madalas siyang nagdarasal, makikilala siya na tagapag dasal. Kapag madalas siyang gumagawa ng anumang bagay na di ka nais-nais, makikilala siya na ang tao na ito ay di ka nais-nais. Subhanallah. Waman kathura kalamuhu, kathura sakato. Whoever speaks often, ears often. Sino man ang pinaparami niya ang pagsasalita, ay magiging marami din ang pagkakamali. Subhanallah. Magiging marami rin ang tinatawag na pagkakamali. Kahit sabi nga nila ng iba na less words, less mistakes. Kunting salita para kunting pagkakamali. Ganun din, kapag marami ang iyong salita, lalupat ang mga salita mo ay walang pakundangan, na hindi naman walang katuturan, ika nga, exempted dito yung patungkol sa tinatawag na pagpapahayag, halimbawa, pagpapaliwanag patungkol sa mga Islamikong usapin, kung saan ay hindi sa kasali sa bagay na ito. Na, halimbawa, labas, ika nga, ng ating sinasabi, kapag pinaparami mo ang salita mo ay magiging marami rin ang tinatawag na pagkakamali. Waman kathura sakato, kalla hayauhu. Waman kalla hayauhu, kalla warauhu. Waman qalla wara'uh mata qalbuh. And the more often one errs, ibig sabihin kapag palagi siyang nagkakamali, pag palagi siyang nagkakamali, the less modesty will he possess. Ay bababa ang kanyang
modesty, ang kanyang pagiging isang, ang kanyang tinatawag na hiya. At kapag bababa na yung kanyang hiya, magiging walang hiya siya. Okay? And whoever has a low level of modesty will also have a low level of piety. At kapag ang isang tao na bababa ang level, ang antas ng kanyang pagiging, yung kanyang hiya, ay bababa din ang level o antas ng kanyang pagkatao, ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagiging isang makadiyos. Bababa, mga kapatid. And when one has a low level of piety, then his heart dies. At kapag dumating sa punto na ang kanyang piety, ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal, ang kanyang pagiging tinatawag na makadiyos, ay bababa yung antas, mamamatay ang kanyang puso. At wag sana hahayaan natin na ang ating puso ay mapunta doon sa ganitong bagay, sa ganitong tinatawag na sitwasyon. Subhanallah, mga kapatid. At nung siya'y nagpayo, si Umar bin al-Khattab, sa isang tao, sinabi niya, "La tatakallam fima la ya'anik." Sabi niya, "Do not speak about that which does not concern you." Huwag kang magsalita sa mga bagay na wala kang kaugnayan. Iwasan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na tayo ay magsalita, makialam sa mga bagay na wala tayong pakialam, na hindi natin concern yung bagay na ito, wala tayong kaugnayan. So iwasan natin yun, sapagkat kapag ginawa mo ito, iniiwasan mo yung panghihimasok sa mga bagay na wala kang kaugnayan, wala kang kinalaman doon. Ito ay isang palatandaan na nasa iyo ang kabutihan ng isang Muslim. Sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Husnul mar min husnil mar ma la ya'ni." Okay? Ibig sabihin ay ayatruka ma la ya'ni. Ibig sabihin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabilang sa kahusayan, kabutihan ng isang Muslim, ang isang tao na mananampalataya, ay yung bang iwasan niya, tigilan niya yung mga bagay na panghihimasok na wala siyang kaugnayan. So, walang duda, mga kapatid. Kaya nga't nagkakaroon ng kaguluhan, di pagkakaunawaan, at nagkakaroon ng tinatawag na harang sa pagitan ng mga Muslim sa kadahilanan sa mga taong mahilig manghimasok sa buhay ng may buhay na wala naman siyang kaugnayan, na wala naman siyang pakialam, at wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Lalo pat yung mga pribadong usapin at iba pa, pinapakialaman ng tao. Kahit nagkaroon ng di pagkakaunawaan, nagkakaroon ng gyera, nagkakaroon ng hidwaan ng puot sa bawat isa dahil sa bagay na ito. At ang isang tao, kapag meron naman dapat na siya manghimasok, ika nga sa mga bagay-bagay na mayroon siyang kinalaman, tumatahimik siya. Yan ay patunay, mga kapatid, na wala sa kanya yung kabutihan, ika nga ng pag-uugali ng isang mabuting mananampalataya. Kaya naman, iwasan natin yung panghimasok, iwasan natin makialam doon sa mga bagay na wala naman tayong pakialam at wala tayong kaugnayan. Sa kadahilanan, ito ay nagtutulak sa isang tao sa hindi pagrespeto at paggalang sa kanya. At pagkatapos sinabi niya, "Wa'rif aduwaka, wahdar sadikaka illa al-amin. Wala amin illa man yakhsha Allah." Sabi niya, "Know your enemy." Alamin mo kung sino yung kalaban mo. Okay? "And be wary of your friend." At kinakailangan ay babalaan mo. Magiging tagapagbabala ka sa iyong kaibigan, sa iyong tunay na kaibigan. "Except for the trustworthy one." Maliban na lamang sa isang tao na kung saan ay mapagkakatiwalaan. At walang tinatawag na trustworthy sa isang tao, hindi siya magiging trustworthy maliban lamang kapag meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kinakailangan alamin natin yung kaaway natin. Sino ba yung kaaway natin, mga kapatid? Ang kaaway natin ay walang iba kundi ang shaytan. "Inna shaytana lakum aduwwum mubin." Tunay na si shaytan ay langtad ninyong kaaway, kahit ituring ninyo siyang kaaway. Huwag niyo siyang sundin, ang kanyang mga bulong, ang kanyang mga suggestion, ang kanyang mga apak. Huwag na huwag niyo siyang sundin. Sa kadahilanan, kapag nag-attempt ka, sumubok ka na sundin ito,
mahuhulog ka sa bitag ni Shaitan. At kapag nahulog ka sa bitag ni Shaitan, mahirap makawala. Maliban lamang sa tinawfikan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbalik loob, mga kapatid. Kaya't naman, alamin mo kung sino yung kaaway mo. At kapag alam mo kung sino yung kaaway mo, abay, kinakailangan mo siyang iwasan. Kinakailangan mo siyang layuan. At kinakailangan ay, hindi lahat ng tao dapat kakaibiganin. Alamin ng tao kung sino yung kanyang dapat kakaibiganin. Piliin mo kung sino ang dapat mong kaibiganin at sasamahan. At maging mapagmatsyag ka. At kinakailangan ay maging tagapagbabala ka sa iyong mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Piliin mo ang iyong kakaibiganin maliban lamang sa mga mananampalataya at maliban lamang sa mga taong mapagkakatiwalaan. At pakatandaan natin, hindi siya magiging mapagkakatiwalaan maliban na lamang kapag merong siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taksya. Wala taksya o wala tamshi. Wala tamshi ma'al fajir. Fayu'allimuka min fujurihi. At sabi niya, at huwag kang maglakad. Do not walk with the evil doer. Huwag kang maglakad kasama ang isang masamang tao. Sa kadahilanan, maaaring pinangangambahan na turuan ka ng kanyang kasamaan. Walang duda, mga kapatid. So dito, i-apply natin yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, al-mar'u, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyandur ahadukum mayu khalil. Okay? Sabi niya, al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum mayu khalilu. Ibig sabihin, ang tao, kung ano siya, ay dahil sa yun yung kanyang naging kasama. Kaya tingnan ang bawat isa sa inyo kung sino ang kanyang dapat samahan at dapat pakinukupakitunguhan. At dapat na kaibiganin. Sa kadahilanan kung ano yung kaibigan mo, ikaw din ay magiging katulad niya. Kaya't naman, sinabi ni Umar Khattab na huwag kang maglakad kasama ng isang masama, ng isang gumagawa ng masama. Ibig sabihin ay, huwag mo siyang samahan. Okay? Sa mga bagay na kung saan ay hindi naman kailangan. Sa kadahilanan, pinapangambahan na baka turuan kanya ng kanyang kasamahan, ng kanyang kasamaan. Wala tutalli'uhu ala sirrika. At huwag na huwag mong ihayag ang iyong sikreto sa kanya. Alam na, kapag inihayag mo sa isang tao na gumagawa ng masama, dahil kapag ang isang tao gumagawa ng masama, siya hindi mapagkakatiwalaan. At kapag inayag mo ang sikreto mo, na pinakaiingatan mo, na kapag ito ay nabunyag at ito ay naihayag, maaaring mawasak ang puri at dignidad at pagkatao mo, pag inayag mo sa kanya. Mayroong tendency na kapag kayo ay nagkaroon ng hidwaan o kayo naipis siya dahil sa'yo, maaaring ibunyag na at maaaring ihayag ito sa'yo na hindi mo magugustuhan. Kaya't naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ingatan, pakaingatan ang inyong sekreto at huwag ninyo itong ibunyag at sabihin sa mga taong hindi nyo kilala at hindi mapagkakatiwalaan. At pagkatandaan natin, maaaring ang tao na kilala mo pero hindi siya mapagkakatiwalaan. Kilala mo siya dahil kilala mo siya bilang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya't naman ay, doon mo ihayag ang sekreto mo sa mga taong mapagkakatiwalaan at marunong humawak ng sikreto at hindi nagsisinungaling. At pagkatapos si Anabi ng Umar Khattab, wala tushawir amraka illa alladhina yakhshuna Allah azza wa jal. At wag na wag kang kumonsulta sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa iyo maliban lamang sa mga taong mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag kumonsulta ka ng mga bagay-bagay patungkol sa iyo sa isang tao na hindi mapagkakatiwalaan, marahil ito ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Dahil maaring ikaw ay tatraidorin niya. Maaring siya magtraidor sa iyo at maaring ipagkanulo ka niya na hindi mo inaasahan at ikaw ay masosurpresa na lamang. At marami yan, mga kapatid. Kunyari, kaibigan mo sa harap pero hindi mo alam, tinitira ka ng patalikod. Sinisiraan ka, nililibak ka kung ano yun yung mga sinasabi tungkol sa iyo. Na buong akala mo na yung tao na ito ay kaibigan mo, akala mo siya ay mabuti, yung pala ay
mayroong hidden agenda laban sa'yo dahil punong-puno ng inggit ang kanyang pagkatao, kinakain niya yung ampalaya. Iginuugali niya ang ampalaya, yung bitterness. Subhanallah, mga kapatid. Kaya't naman, pakaingatan natin ang ating sarili at pakaingatan natin ang pagpili ng mabuti at mahusay na pagpili kung sino yung ating kukonsultahin sa ating mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating mga sarili, at dayon din, pipiliin natin ang mabuti ng mabuti ang sino mang dapat nating kakaibiganin at makakasama sa buhay. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay isang payo ni Umar bin al-Khattab na rapat na isabuhay natin, na rapat na ipamumuhay natin sa ating mga sarili, at gayon din ay ating ibabahagi sa ibang tao upang sa ganun tayo ay manumbalik mula sa pagkalihis papunta sa matuwid na patnubay ng mga salafus salih, ng mga tao, mga mabubuti, na rapat na tularan, na katulad ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Allahu alam isawab wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.